Kamusta mga idol, PBL standings update tayo ngayon. Top 4 teams sa maglalaban-laban para sa semifinals. Kilalanin natin CCS Thoughts Carlos, maglalaro nga ba sa Korean V-League? And bago tayo magpatuloy kaibigan, please naman po palike and subscribe and pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, palapit na nga po ang semifinals at talagang nag-aagawa na sa pwesto ngayon ang mga koponan dito sa PBL. And as of now, kung titignan po ninyo sa ating standings as of today, no, ay nasa top 1 pa rin sa standings. Ito po nga Chocomo Chop Flying Titans with 8 wins and 1 losses. Meron din silang 24 points, no, at talagang nangunguna. Mga pangalawa naman dyan ng Petrogas Angels with 7 wins, 2 losses and 22 points matapos po silang manalo kahapon sa kanilang laban. Pangatlo na po ang Creamline Cool Smashers with 7 wins, 2 losses and 21 points. Nasa pang-apat na pwesto naman etong PLDT with 7 wins, 2 losses and 20 points. Pang-lima naman etong Charity Go Crossover with 7 wins, 2 losses and 20 points din po. So malalaman natin mga kaibigan, pero ito ang kagandahan dito, Chocomucho Flying Titans may siguradong slot na po yan para sa semifinals. At ito mga kaibigan, merong paghahandaan ngayon ng Creamline Cool Smashers na posibleng papalapit na problema nila, no, kung sakali nga pong makuha bilang isang candidate nga po dito sa Korean V-League etong si Tots Carlos, at kukuhanin nito para maglaro, no, overseas sa ibang bansa. So mawawalan po ng magaling na spikers ang Creamline Cool Smashers. Pero nakita natin another opportunity ang magbubukas para naman sa mga bench player ng CCS na hindi po nakakapaglaro. Panibagong sistema, estratehiya ang kinakailangan gawin dito ng CCS para mas lumakas pa po sila. Kung makikita nyo ngayon, lalo pong humihina, no, ang offense at depensa ng Creamline Cool Smashers dahil sa mga player na nawawala po sa kanila. Unang-una nga itong si Gia Morado, pumangalawa itong si Sed Domingo, at ngayon posibleng si Tots Carlos din ay mawala. Pero huwag tayong mag-alala mga kaibigan ni Nasop Now, kahit may nawawalang star player sa Creamline, may mga nadadagdag naman tulad ni Bede Leon at ni Denden Lazaro. Doon hindi sila masyado nagagamit dahil kinakapapa nila yung chemistry at momentum ng Creamline, pero madali na po yan kapag ka nasa adjustment period na ang Creamline. Pero ang kinakailangan nila ngayon, ma-secured po ang slot sa semifinals at dapat silang manalo kontra sa kupuna ng Chocomucho Flying Titans sa magiging laban nila bukas. And kung titingnan po ninyo, malakas ang Chocomucho ngayon dahil sa kanilang mga star player at sa panibagong sistema nila. Ibubungad at gagamitin din si Bede Leon para makontra yung malakas na ofensa ng Chocomucho. So patuloy ko kayong i-update mga kaibigan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe.